to you, Lord Jesus Christ. Una sa lahat, to all those of you nandito po sa simbahan and those in the online across Facebook and YouTube channels, I would like to welcome you all in this Holy Mass celebration. By the way, we are in the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. We are inside Christ the King Mission Seminary, Quezon City, Philippines. I need to tell this because some of our, many of our viewers are from different parts of the world. Nang huling linggo, last Sunday, because every Sunday I never fail not to read the Sunday column of Father Jero Orbos sa Inquirer, Moments of Father Orbos, there are two stories that struck me and I would like to share it to you. Unang kwento niya, sabi niya doon, last week din, a young priest pumunta sa kanya for confession. At Father Orbos commented that he was so touched by the honesty, katapatan, by the humility, kababaang loob, by that young priest. At yung kabutihang loob, the sincere desire to make peace with God. That's the first. Pangalawa, sabi ni Father Orbos, because of that experience, naalala niya rin yung kanyang general confession before ordination, 42 years ago. Kasi sabi ng kanyang confessor, ang binigay sa kanyang advice ito, Jerry, remember this, there is no sinner without a future. There is no saint without a past. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, kahit tayo man ay may mga nakaraan sa buhay, may mga kasalanan na gawa sa nakaraan, may mga sugat na dinadala, mga sakit, pigati, woundedness, and brokenness as a person, hindi ibig sabihin nito na walang tayong pag-asa. There is no saint without a future. Meaning, all of us may future, may hinaharap, kasi mas malakas ang grasya ng Diyos kesa sa kasalanan. Mas malakas ang grasya ng Diyos kesa sa kasalanan. Mas malakas ang grasya ng Diyos kesa man nangyari sa atin. Mas malakas ang grasya ng Diyos kaysa sa mga sakit na nagawa ng mga nangyari sa atin. Hindi ibig sabihin na kasi may pinagdaanan tayo, wala na tayong pag-asa. May pag-asa, meron pang hinaharap. Kahit ka yung mga santo, Padre Pio, mga santo nandito, even them, hindi naman, when they were born, they were not born as a saint. Meron din sila nakaraan, pero hinayaan nila manaig ang grasya ng Diyos. At ito rin po ang imbitasyon sa ating lahat sa misang ito. At this very moment, we allow the Lord to take over our life. Hayaan ang kanyang grasya gumalaw, baguhin tayo, to create a clean heart for us. Sinimulan ko po ito, itong introduction, because ito yung diwa po ng mga mensahe ng pagbasa. Come back to me. That's the summary. Come back to me. Return with your heart to the Lord. Come back to the Lord. Return to the light. Sabi sa Salmo, ang tao mapagkumbaba sa harap ng Diyos at nagsisisi kanyang makasalanan ay hindi niya itataboy. A man, a woman with a contrite heart and a humble spirit, God will never spurn. Karaniwan po kasi, what hold us back to confess our sin and to return and come back to the Lord? May apat po na pumipigil sa atin. Una, because siguro we are so busy and many priorities, kaya po ipinagiliban na lang. Kaya minsan, 3 years na, 30 years, hindi na nakapagkukumpisal, 40 years, tapos di na nakapagsisimba, kaya pagpaliban. Pangalawang reason naman, because nahiya tayo sa Panginoong Diyos. We are already embarrassed. That's the second. Pangatlo, posible, komportable na tayo sa ating kinasadlakang sitwasyon sa buhay.
we are already enjoying our sinful habit. Naalala ko tuloy kaklase ko. Sabi ko, bakit ganyan ang mga kamay mo? Halos wala na siyang mga nails, wala na mga kuko. Kasi pala pag siya na-stress na at na-anxious na, ngingat-ngat-ngat niya na lang. Ngayon ganun pala. Ganun po ang kasalanan. Ngingat-ngat natin, but we did not know we are losing our finger. We are losing our soul. Mapasukan pa yung infection. Kaya nga, kindly something do before that happens. And fourth, marami po kasing parang ayaw na holding us back to return to the Lord kasi, Father, hopeless na rin po ang sitwasyon ko. Hopeless na rin po talaga. Hayaan na lang, diretsyo na lang po to Father, paala na. Hopeless na. But today, we are being asked to be hopeful kasi even God, when He looks at us, He is always hopeful. He sees bright things to happen with our life. Siguro nang si St. Augustine, when God sees St. Augustine, when he was sinful, though he see the sinfulness of St. Augustine, but he see the bright future, may potential to. Ganun din po sa ating lahat. When God looks at you, He looks at your possibilities, on your strength, on what can you do for His church, for other people, and for His glory. So there's always a hope. Please never judge yourself. Yan ang kalaban natin ngayon. We are always judging ourselves. Hopeless. Hopeless na yan. Father, wala na mangyari sa buhay ng anak ko. No. Always remind yourself, there is grace. Even a sinner has a future. Even a saint has a past. Ang tanong ngayon, Father, how come there's a hope? Bakit may pag-asa talaga, Father? Because there is Jesus Christ. Sabi sa Gospel of John, chapter 3, verse 17, pinilihan ng Ama ang kanyang anak, hindi para hatulan tayo, but to save you through Jesus. Through Jesus. So there's only salvation because there is Jesus and God the Father sent Him from the very start for you and me. Kaya po sabi ni Jesus sa Gospel, there is something greater than Jonah and Solomon. Kahit magaling si Solomon because he is full of wisdom, and Jonah, because he's the prophet na nagbago yung mga Ninevite, but there's still something greater than the two. Sino ito? Siya. Kasi si Solomon at Jonah, they were just used as instrument to carry the message of God to the people. Pero si Jesus, He is the message Himself, the way, the truth, and the life. Kaya nga, when you receive Jesus in the Holy Communion, you receive Jesus Himself, not the instrument, but Himself, the way, the truth, and the life of your life. So there's always a hope. At naalala ko tuloy yung kwento, to close his homily, naalala ko tuloy po yung kwento ng isang leader ng isang Catholic charismatic group. Ang kwento niya, ng bata daw siya, mababa ang kanyang self-confidence sa sarili. Self-confidence, meaning he does not believe on himself. He sees there's no bright future for him. Wala siyang strengths. Tapos, yung kasalanan niya, umu-okay na sana siya. Then he loves to go back to return to his sin. But one day, I think mga teenager na siya o college student, parang he begged before the adoration chapel, before Jesus, na Lord, help me, forgive me, create a clean heart for me. Basta, forward na tayo nang lumaki na siya mga nasa 30 years old na, sa kanyang sharing, sabi niya, Jesus healed me. Jesus healed me. Jesus healed me. And I believe Him. Kasi ang daming indicators sa kanyang behavior and track record that Jesus healed him. Hindi na siya yung bata na mababa ang self-confidence, but punong-puno siya ng passion. Nagtayo siya ng mga counseling centers para yung mga tao may problema sa makatawag. Nagtayo siya ng maraming orphanages sa matatanda. Nagsusulat siya ng maraming libro, inspiring many people. So you see, tama talaga si Pope Francis. 2013, when he became Pope, ang unang pakiusap niya sa mga tao, please pray for me, for I am a sinner. Pwede na nagtatapos doon. He always said, mercy and grace. Kaya may libro siyang mercy. Mercy. Mga kapatid,
God loves you. Pag dumating po kayo sa point na you really feel so unworthy, you feel so imperfect, you feel so down because of your past, your woundedness, always remember, God will embrace you no matter what. Sa ating pong limitation, we see hundreds of ways for God, for we do not deserve the love of God, but God continue to provide us millions of reasons to continue our journey because of His love for you is without condition. God bless.